Alam nyo ba guys, nandito ako sa South Korea at dito masasabi ko na sa lahat ng mga bansang napuntahan ko, isa na talaga ang South Korea sa mga pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Ito yung klase ng bansa na kapag naapakan mo, parang ayaw mo nang umalis at dito mo nalang gustong tumira. At imagine, hindi talaga ako mahilig sa K-pop o K-culture, pero South Korea really took me by surprise. Kaya what more sa mga mahilig sa K-pop dyan or K-drama, tingin ko baka maluha or baka lumundag kayo sa galak pag nagpunta kayo dito. Promise naman ako magpunta, wala akong masabi kundi maganda. Mula sa kultura, klima, pagkain, transportasyon at mga tao, lahat walang tapon. Pero what makes me fall in love sa Korea ay yung idea na karamihan ng tourist destination at attractions nila bukod sa magkakalapit, eh libre nyo lang mapupuntahan. Kumpara sa capital natin na Manila, sa kabisera nilang Seoul, sobrang dami talagang magagawa. Kaya ito, i-share ko sa inyo ang mahigit sa 10, yes, lagpas 10 tourist attractions na ma-enjoy natin ng libre pag pumunta kayo dito sa South Korea. At dito na nga ang kwento. Simulan natin guys ang kwento sa pinakasikat na landmark dito sa South Korea. Walang iba kung hindi ang Namsan Tower or Seoul Tower. So ayun nga guys, sumikat yung lugar na to guys dahil sa mga karamihang magjojowa na nagpupunta dito para maglagay ng love locks sa tower na ito. So pinaniniwalaan kasi nila guys na kapag naglagay daw kayo dito ng padlock, eh ayun, magtatagal daw kayo ng inyong jowa. O diba, sana all. At sa mga fan ng K-dramas dyan, matutuwa kayo kasi ang daming K-dramas na nagshoot dito tulad ng True Beauty, The Last Empress, Legend of the Blue Sea, Vincenzo at kung ano-ano pa. At ito guys, bigyan ko na rin kayo ng tip. Merong tatlong ways para umakyat sa tower. Pwede kayong maglakad, sumakay ng shuttle or kaya mag-cable car. Para sa akin, pinakasulit is yung sumakay ng bus kasi mas mura yung pamasahe dito, parang 40 or 60 pesos lang, ganun. Tapos, meron din palang mga convenience store sa taas kaya perfect place to sa mga pamilya na gusto mag-picnic. Second destination naman na libre kong napuntahan is tong Bukchon Hanok Village. Sobrang sikat nito sa mga turista dahil dito may kita guys yung mga traditional houses ng Koreans. So, ayun, syempre maganda magpa-picture dito. Pangatlo naman na libreng destination na napuntahan ko is itong Gyukbokgung Palace. Actually, meron pa tong inner museums at park sa loob pero libre lang kayo sa kanila outer outskirts. So, ayun, libre nyo lang siya mapupuntahan. May kita nyo naman dito, guys, yung mga Imperial Guards nila nagpapalit kada oras. So, sa museums, guys, may bayad, pero libre to kapag ka naka-traditional clothing kayo, naka-hanok kayo, ganun. Tapos, walking distance dito sa palace, libre lang din na destination is itong Gwanghwamun Square. Bali, historical landmark naman ito. Yung nakaupo dyan, guys, is si King Sejong, parang most beloved na king ng Korea. Ang limang destination naman na pinuntahan ko is itong Cheongyecheon Stream. Yes, guys, libre lang din yan. At ito, napakalinis at napakagandang stream ang inyong may kita dito. Maganda dito maglakad-lakad or magmuni-muni at magpa-picture syempre. Pwede nyo pagsamahin yung Cheongyecheon Stream, Gwanghwamun Square, Gyukbokgung Palace, tsaka yung Bukchon Hanok Village kasi magkakalapit lang sila at walking distance. At inuulit ko, libre lang yan lahat puntahan. At ito naman guys, coming at 6, 7, and 8, pwede nyo rin pagsamasamahin itong Gangnam Style Statue, Starfield Library, tsaka itong Sokchon Lake. Kung babad kayo guys sa IG, for sure nakita nyo na itong Starfield Library. At tsaka nagulat ako ha, kasi nasa loob pala to ng mall at hindi talaga siya library lang. Tapos yung mga books dito, pwede nyo namang basahin basta marunong kayong mag-Korean. Yung Sokchon Lake naman sobrang magical lalo na kapag ka-autumn season kasi grabe sobrang dilaw ng mga puno. Tapos overlooking dito yung kanilang Lot World na amusement park. Coming naman at 9 and 10, kung mahilig kayo sa architecture, for sure dapat nyo puntahan ang Dongdaemun Design Plaza at saka itong Ewha Women's University. Napakagandang architectural style ng building naman na may kita nyo dito. At ayun, maganda din dito mag-picture-picture. At ito para sa akin ang ultimate winner sa lahat ng napuntahan ko. Walang iba kung hindi ang Hanul Park. May kita nyo dito guys ang namakmak na silver grasses at pag nagpunta kayo dito literal na magical at feeling mo bida ka sa isang Korean novela. Wala ding entrance at libre nyo lang tong mapupuntahan. Diba? San ka pa? And that's it. Dahil dito napatunayan ko na hindi nyo kailangan gumastos ng limpak-limpak para malibot ang napakagandang bansa ng South Korea. Yun lang. Finish na.